nagtataka kayo, culinary at the same time, embalming, pwede ba yun? Hello sa inyo lahat at welcome dito sa aking channel at sa kauna-unahang vlog. Marahil hindi nyo pa ako kilala, syempre bago lang din ako dito. Pero kung sa tingin ninyo may matututunan kayo sa lahat ng mga ibabahagi ko sa inyo, i-like at i-share ninyo ang aking mga videos. Para sa mas marami pang makapanood, click mo na rin ang subscribe at bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So magpapakilala muna ako sa inyo, ako si Sherwin Ramirez or also known as BradSheR. So bakit BradSheR? Marami din kasing tawag sa akin eh. Merong ka Sherwin, may kapatid, pero merong BradSheR. Pero bakit nga BradSheR? Saka ko nalang ipapaliwanag sa inyo sa mga darating kong video. So stay tuned. So pumunta tayo sa ating main topic. Culinary at the same time embalming. Pwede ba yun? Usually kasi may mga nagtatapos ng college, kumukuha sila ng dalawang course. Most probably, but not all the time, interrelated sa isa't isa yung course na kinukuha nila. Halimbawa, engineering, kukuha sila ng architecture. O kaya naman, broadcasting, kumukuha sila ng filmmaking. O kaya, hospitality at tourism. Pero bago yung culinary at embalming. Yes, tama pong narinig nyo, culinary at embalming. Weird ba? Yes, marahil sa iba, weird. Kasi nga naman, humahawak ng pagkain, then hahawak sa patay. Eh talagang weird kung hindi mo lalawakan ang isip mo. Kadiri. Eh talagang kadiri kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Unang-una, alisin natin sa isip natin na pag sinabing embalmer, eh nakakadiri na. Eh meron nga dyan, pasintabi po ha. Hindi ko naman nila lahat. Pero nagtatrabaho sa kusina. Pero hindi rin naman alam ang ginagawa. Hindi alam ang mga sanitary at health protocol. Don't get me wrong. Hindi ko naman po sinasabi na lahat. Merong ilan at ilan ding nakakasingit. At kaya naman talaga merong nakakapagsalita na nakakadiri ang trabaho ng isang embalsamador. Eh meron at meron din kasing kulang sa kaalaman tungkol sa mga protocols, mga tamang proseso ng pag-i-embalsamo ng isang patay. Kaya hindi mo maaalis sa tao na mag-isip ng ganon. Pero bakit hindi natin baliin ang ganong paniniwala? Especially sa side ng mga embalmers. Sinasabi ko na po sa inyo, hindi po nakakadiri ang trabaho ng isang embalsamador. At isa po itong marangal na trabaho. Meron dyan, isang embalsamador. Pero nabigyan niya ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak na pagtapos niya to sa pag-aaral. Kaya nga doon ang galing yung salitang hanap buhay sa patay. Marahil nagtataka kayo kung mahirap ba. Opo, mahirap. Pero hindi imposible. Kung bibigyan naman tayo ng mabuting pagkakataon ng Diyos para gawin ang mga gusto natin, magagawa natin yun. Tulad ko na isang chef, hindi ko pa naman masasabi na ganap na akong chef dahil siguro hindi pa sapat yung knowledge and experience ko para tawagin isang chef. Kaya ibigay muna natin yon sa mas karapat dapat. And at the same time, duly licensed embalmer. Yes po, totoo po yung narinig nyo. Ang embalsamador po dito sa Pilipinas ay may lisensya po at dapat may lisensya ka para makapag-practice ka ng profesyon na ito. So marahil nagtataka kayo, bakit hindi na lang ibang field ang kinuha ko? Halimbawa, nutritionist, dietitian, at the same time culinary, di ba medyo related sa isa't isa? Ang sagot ko kasi niyan, personally, yung kasi yung nasa puso ko, mahirap naman na kumuha ako ng course, wala naman dun yung puso ko, wala naman dun yung isip ko, mahirapan lang ako. Ito yan, maraming estudyante na kumuha ng course, pero pagdating sa huli, hindi naman pala nila gusto. Kung ano yung nasa puso mo na makabubuti sa'yo, yun ang piliin mo. Pero baka may nag-iisip sa inyo, hindi ko naman pinagsasabay yung dalawang trabaho na sa umaga, cook and then sa gabi, embalmer. Hindi naman. May certain time lang na dumating sa buhay ko na nakapagtrabaho ako as cook. May certain time din na nakapagtrabaho ako as embalmer. Nagkataon lang na nung college ako, napagsabay ko yung pag-aaral sa dalawang course. Sa mga nagtatanong, paano ko napagsabay yung dalawang course, culinary at the same time embalming, importante dyan yung time management. Hinati ko yung oras sa dalawang school, wala namang naging conflict, kaya natapos ko. At gaya nga na sinabi ko kanina, yung puso at isip mo. Tanungin mo muna, baka napipilitan ka lang.
sa sitwasyon ko naman, hindi naman siguro kailangan pa ipaliwanag. Naglaan nga ako ng konting oras at natapos ko naman. At syempre, sa tulong at awa ng Diyos. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung walang tulong at gabay niya. Sa mga nag-aalinlangan kung anong pipiliin nilang course, lalo sa mga papasok pa lang ng college, ang tanging maia-advise ko sa inyo, hingin ninyo ang gabay ng higit na mas makagagawa ng mabuti sa buhay natin. Yun ang Diyos. Kapag may Diyos ka sa buhay, mula paggising mo hanggang sa pagtulog mo, hindi ka niya pababayaan. Subukan na yan. Naranasan ko na at patuloy na nararanasan ko pa. Maraming salamat. Sana po marami kayong natutunan at huwag po kayong magsasawang sumuporta at sumubaybay sa aking mga videos. Hilingin po natin sa Diyos na sana'y makalampas tayo sa salot o sa pandemyang ating nararanasan sa mundong ito. Ingatan at samahan nawa po tayo ng Diyos palagi.